Hi, good afternoon. Usapan naman tayo ng ano? Anong usapan 'yan? Nahirapan daw sa paghinga. Ha? May dinadala dito sa clinic, nahirapan sa paghinga. Anong gagawin? Anong gagawin ko? Okay, anong gagawin mo? Okay. Una-una sa lahat, 'wag magpanic. Yan ang pinakabili na bili ng mga doktor. Huwag magpanik para lagi nakakonsentrate kung anong gagawin. Assessment first. I-assess natin kung anong kalagayan ng naghumihingi ng tulong. Tingnan natin physically. Okay? So, huwag bigyan ng tubig. No? Baka mamaya mabulunan. Mas lalong hindi makahinga. Okay? So, kung dumating sa atin at kaya pang umupo straight, no? Umupo ng ganyan, tuwid, straight siya, ganon. So, turuan natin na kung kaya pa, turuan natin mag deep breathing, na? Inhale and exhale. Okay? Inhale, then hold the breath for 2 to 3 seconds, then exhale dahan-dahan. Okay? So, ayan. So, gagawin natin yan. Good for 3 times. Pero sometimes, pupuntan dito sa clinic, nako, umiiyak na. Dahil hindi na nga daw sila nakakahinga. Umiiyak talaga. Talagang ano. At saka, minsan, ano na, yung naninigas. Nahimatay, naninigas, dinadala dito sa clinic. Ito yung palatandaan ko. Ito. Naninigas, pati yung panga, tapos yung hands nila, yung ganito, talagang nag-straight ng ganon, there's stiffness. So, anong gagawin? Okay, so, yun pa rin, we have to coach the patient na kailangan relax. Then, kung may makikita tayo na bulsita or paper bag, like this, paper bag, so turuan nating mag paper bag breathing, no? Ito yung nakakatulong kasi pagka turuan natin na mag inhale, exhale, ganun, eh baka hindi niya magawa ng maayos dahil nga ano siya, umiiyak na. And also, this will help kung ang case niya hyperventilation only, this will help para dun sa nawawala niyang carbon dioxide because of excessive breathing, no? Yan. Okay? So, para ma-inhale back niya ang carbon dioxide. Makakatulong sa kanyang lungs. Okay? So, ang gagawin lang natin, ito, kailangan ipaso, i-ano natin, pati yung kanyang ilong. Like that. So, okay. Then, inhale. Kailangan i-coach natin yung bata, no? I-coach natin talaga to encourage na mag-inhale siya, then exhale, inhale, exhale. Para later on, yung naninigas niyang panga, yung dito niya, or yung hands niya, ay ma-relieve. And we can also do the, ano, yung massage. At nakakatulong ito. For example, this is my, no, this is my right and this is my left. So, hawakan mo lang, hanapin mo lang yung, tingnan mo lang yung palm niya. This one, yung nasa gitna ng kanyang palm. Ito lang, diinan lang natin. At saka ating iikot-ikot, no? Iikot-ikot, nakakatulong. Ayan, dito sa gitna, nakakatulong. Medyo masakit, no, pagka dinidiin natin. Lalong masakit yan pagka nahirapan sa paghinga. Pero nakakatulong ito para ma-relieve ang ano niya, ang sakit. Usually, ano lang yun, triggered by stress, problems, no? Stressor, di ba?
Ayan, so ayan lang. At saka massage, yun yung ginagawa ko. Minamasahe ko yun, minamasahe yung kamay, paa, hanggang paa. Minamasahe ko yan, ganun para ma-relieve. Then this one will help. Okay? Ayan siya. Okay. So another thing, at saka malalaman naman natin, kuha na natin ng vital signs, at saka kung wala namang lagnat, there's no worries, no? Wala naman siya lagnat. It's only a hyperventilation. Tsaka after that, kung mayroon tayong pulse oximeter, para sigurado tayo, pwede natin kuhana ng pulse rate niya at ang kanyang oxygen saturation in the blood. Pagka makikita natin, okay naman, stable naman, no? Yung kanyang pulse oximeter, so there's no worries. So maybe that is only a sign of hyperventilation. Okay. The normal range of our reading, pagka sinasabing pulse rate, the PR, yung pulse rate, 60 to 100 beats per minute, that is the range within the normal level. And our SpO2, or the ating oxygen saturation in the blood, it reads a normal level, 95 to 100, but usually it's up to 99, the maximum. Okay, so ayun, pag nakuha na natin at saka yung kanyang pulse rate within the normal range, and also the pulse oximeter, it reads within the normal range, so there's no worry. Kailangan lang ng pahinga ng bata. And hindi na tayo masyadong mag-alala doon. But before, naalala ko, because we are now in pandemic, upon approaching to our client, yung nag-conduct ng first aid, should wear our face mask. If possible, we have to wear also the face shield, right? That is for our protection. You know naman, we are not in our normal situation. We are now in our new normal situation. Okay? So, demo ko lang muna yung aking pulse oximeter. That can help. Okay? So, ito. So, yano ko na siya. Then, yan, pasok mo lang natin ang ating kamay, then it will reads na, nagbabasa yan. So, pagka nakita na natin yung reading, so, yeah, 99.72 mine, so that is normal. That is the maximum level of my oxygen saturation in the blood, and my pulse rate is 72 within the normal, because 60 to 100 is the normal. But when the pulse rate reads 115 or 110, maybe there's a palpitation of the patient, and also the oxygen saturation in the blood lowered to 94, we have to pwede na natin siya lagyan ng oxygen therapy. That's the time na kailangan na ng patient na ating normal level ang kanyang oxygen, so sa pamamagitan ng pag install ng oxygen therapy. Okay, that's all. Hopefully nakakatulong konti ang aking tips for today. God bless everyone. Bye bye.